everyone, this is daily inspiration to inspire you ng mga words ng Panginoon. And I hope that this word or this topic will give us more inspiration sa ating pong paglilingkod sa Diyos, sa ating pong faith sa Panginoon. At gusto ko pong ibahagi po sa inyo is about courage under fire. Isang courage, isang katapangan na humaharap sa apoy ng pakikipaglaban. So, kahit man po gaano po ka-difficult yung ating situation po sa buhay, nandun po na most of us hoping that ang next year is better than yun po nakaraan po na taon. So, with the death of Moses, Joshua was facing a far greater responsibility by leading the Israelites into the promised land. Kasi patay na po yung leader nila na si Moses. In Joshua chapter 1, verse 1 and 2, so after death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, he said, "Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you," sabi ng Panginoon, "to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them." So ngayon po, mag-take over na si Joshua sa leadership kasi patay na po si Moses. So Joshua succeeded Moses as the Israelite leader. So he was with Moses' personal aid for 40 years. Biro na po yan, kasama niya si Moses for 40 years na naging siya po ay katuwang o kabalikat ni Moses. So because Joshua has assisted Moses for many, many years, so he was, siya po ay prepared to take over the leadership. Kasi nakita niya eh, yung mga ginagawa ni Moses. So siya po yung karapat-dapat to take over the leadership po sa nation ng Israel. So if you want to be a leader, learn from others so that you will be also prepared when the opportunity comes. So hindi po yan basta-basta pang magiging leader. Kailangan po meron kang nakikita or meron kang na-visualize na mga gagawin po bilang leader. Kaya hindi po siya basta na lang sa position or sa pangalang leader. No, you need to experience something para matutunan po natin, and we will become, we are prepared to be a leader sa anuman pong klase po na grupo or kahit klase man po na sitwasyon. So si Joshua ay meron siyang bagong trabaho, and it is consisted of leading more than 2 million people into a strange new land and conquering it. Biro niyo po yan, ililid mo ang 2 million people, so many. Kaya ang hirap ng sitwasyon ni Joshua, very challenging ang sitwasyon ni Joshua. So what challenge? What a challenge that without God, it can be frightening. Yung pong gagawin ni Joshua, na napakabata po niya to lead the people, the 2 million people doon sa River Jordan, at sila po ay pupunta sa Promised Land. So it is a challenging. So without God, it can be frightening. Kasi hindi basta-basta pong pumasok sa Promised Land. Marami po silang kalaban na mga giants pa or mga kalaban pa sa iba pong lugar doon bago nila marating po ang Promised Land. So it is frightening without God, yung kanya pong pag-lead sa mga tao. So with God, it can be a great adventure. If you are with God, if God is with us, in having this leadership na pinapagawa ng Diyos sa atin, then kahit gaano ka-frightening yung situation, hindi ka matatakot kasi kasama mo ang Panginoon. So just as God was with Joshua, He is also with us as we face our new challenges in life natin. If God is with us, then we can face the new challenges sa life natin. So hindi man tayo makakonquer po ng nation. Hindi man tayo po makakonquer ng mga giants. But every day we face a tough time sa life po natin. But God promises us, however, that He will not abandon us. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos or fail us, but to help us in every challenges ng life po natin.
So God used Moses to perform an awe-inspiring miracles before sa isang stubborn Pharaoh and to lead his people out of slavery in Egypt and into the place full of provision in the desert for 40 years. So the people shared the promise of hope of entering the land flowing with milk and honey. So may hope ang mga Israelites dun po sa pinanghahawakan po na hope ni Moses. So ano kayang sikreto ni Joshua? So Joshua's success as a leader of the nation Israel depended on however on his obedience to the Lord. So verse 7, sabi po doon, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. So unang gagawin po ni Joshua, ang kanyang sikreto po, ay mag-depend siya sa kanyang obedience to the Lord. Kung ano yung sinabi ng Diyos, ay kanya pong susundin. Kasi obedience nga po, ang kailangan dito eh, ang pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, just be strong and be courageous kasi alam ng Diyos ang kanya pong tatahakin po bilang leader. And sabi na wag mong iiwanan ang salita ko. Do not deviate from them, turning either to the right and to the left, then you will be successful in everything you do. So as we obey the Lord, as we obey the Word of God, then we will be successful sa life po natin. So marami po mga tao that they think that prosperity and success come from having power. Kaya nga po ginagamit ng iba yung kalang power to have money. Pero hindi po ang success po yan, ang prosperity ay hindi makukuha doon. Ang prosperity ay nandun po katulad ng ginawa po ni Joshua, ay nag-depend siya sa Panginoon, ang obedience na sa Lord ay talagang very firm ang kanyang obedience sa Lord. So ang strategy for gaining prosperity that God taught Joshua is very clear. So very clear po dito sa sinabi po sa Joshua na talagang sinabi ng Diyos sa kanya na itong sikreto Joshua para ikaw ay mag-succeed. So una, to succeed, Joshua must be strong and courageous because the task ahead would not be easy. So hindi po basta-basta na lang papasok si Joshua doon to lead the people, but marami pa silang mga challenges na harapin bago nila marating ang promised land. Kaya sabi ng Panginoon, be strong and courageous. And another thing, to succeed, Joshua must obey God's law. So kung hindi po niya i-obey ang law ng Panginoon, maybe na mapahamak po sila. And the number three is constantly read and study God's word. Hindi lamang niya i-obey ang word ng Panginoon, but constantly, or palagi, constantly, that he must read and study the word of God. So kailangan po niyang mag-study ng word ng Panginoon. So only by, another thing is ginawa ni Joshua, is only by depending on God and His great power could Joshua find success. So depending on the Lord and His great power, ang siyang nagbigay kay Joshua ng success na nakarating po sila doon sa promised land. So hindi man tayo, you may not succeed by the world standards, hindi man tayo nag-succeed sa world standards, but you will be a success in the eyes of God. And His opinion is most very important sa life natin. Hindi man tayo nag-success dito sa mundo o sa ating pong mga gawain sa mundo. But in the eyes of God, ay nandun po, but you will be a success in the eyes of the Lord. Amen? So, bilang pagbulay-bulay po natin dito sa Word ng Panginoon, let us spend time reading the scriptures, walking in obedience to the Lord in pursuit of success, being strong and courageous, being strong and brave, or ignore the discouragement. Amen. So remember po that the Lord your God is with you wherever you go. Dahil pong ginawa ni Joshua, siya po ay naging strong and courageous lamang to face the challenge and obey the law of God and constantly na siya po ay nagbabasa ng word ng Panginoon. So every day, we eat 5 times a day. But we need also to feed our souls even 3 times a day. We can read the word of God, just a little verse, and then meditate on the word of God to make you strong spiritually. Kaya kapatid, yan po ang tatlong ginawa ni Joshua. Bakit siya nag-succeed?
is naging strong and courageous po siya. Dahil ang task ahead is very difficult, it's not easy. And number two, he obeyed the word of God and constantly na kanya pong binabasa with the word of God and study the word of God. Hindi lamang po babasahin, kundi po i-meditate, i-study ang word ng Panginoon. Kaya kapatid, yan po ang sekreto. If you want to be successful, nandun po ay gawin natin ang ginawa ni Joshua. Amen? So, nawa po isang encouragement po natin ito sa ating pong pagharap sa mga challenges ng life natin. Gawin natin yung ginawa ni Joshua, na kung saan po ay naging strong and courageous siya, and he obeyed the word of God, and constantly he read the word of God and study the word of God. Kaya kapatid, yan po ang ating sandata lamang para tayo managumpay. Hindi po sa pamagitan ng power para tayo umaman. It is by sa pagiging obedient to the Lord, pagiging obedient to obey the word of God, and to constantly read and study the word of God. Kaya nawa po kapatid, yan po inspirasyon po sa inyo po ang salita nito. Maraming salamat po sa inyong pandinig, at ito po muli si David Inspiration na nag-i-encourage po sa inyo. Have a great day.